Middle East and hello world. And so hi, I'm Miss Rachel from ICC Kuwait, and I'm Miss Judalyn of ICC Kuwait. Yes, and so welcome po dito sa ating live update. Ngayon is pag-uusapan po natin yung mga courses ng kolehiyo. Paano ba mag-enroll? Ano ba yung process ng pag-aaral natin? At ano ba yung mga courses na ino-offer? And ano ba yung mga requirements natin? So sisimulan natin sa pag-introduce ng mga courses na ino-offer ng kolehiyo dito sa ICC, which is yung BSBA. BSBA na may major in marketing management, okay, financial management, operation management, and human resource management. Ayan. So, and meron tayong business economics. And of course, meron din tayong AB psychology, AB economics, of course. Meron tayong AB English language studies. Yes. AB history, journalism, sociology, and English language studies. Ayan. So yung mga courses na ino-offer dito sa ICC sa kolehiyo courses. So kung ikaw po is hindi nakapagtapos ng high school or I mean hindi nakapagtapos ng college or kaya ikaw ay high school graduate na gusto mong i-continue yung kolehiyo mo sa pag-aral ng kolehiyo, yes. Enroll na lang po kayo, mag-inquire kayo sa amin. At saka, yes, ang way na pag-aaral po natin ay modular, so hindi po ito nakaka-apekto sa trabaho mo, sa schedule mo. Yes. Ayan. So yun nga, ngayon is nabanggit mo yung modular yung pag-aaral natin dito sa kolehiyo. So paano siya i-manage? Kumbaga, ano yung mga dapat gawin ng isang estudyante kung ikaw is nag-aaral ng kolehiyo since ito is online modular siya, di ba? Ang way po ng pag-aaral dito sa Cap College at may kayo po yung magbamanage ng time niyo. Pag may oras po kayo, anytime niyo po buksan yung portal niyo kasi pag nag-enroll po kayo sa Cap College, bibigyan niyo po kayo ng account sa portal, may username, password. Pag may time kayo, pwede niyo po yun i-access at i-download yung mga modules niyo at doon din po mag-take ng mga module test. Yes, ayan. So, speaking of that po, no, yung school po natin sa kolehiyo is nasa Pilipinas po siya. Pero yung educational support po is yung main branch po natin dito sa Middle East is nasa UAE po, sa Dubai po. So, dito sa Kuwait, pwede po kami mag-assess ng mga mag-i-enroll pero pino-forward po namin siya doon sa UAE kasi doon po yung ating main branch for educational support services ng mga bachelor's courses. Ayan. So, yun na namanggit namin, meron tayong mga BSBA majors and meron din tayong AB majors. So, pipili lang kayo kung anong major yung gusto ninyong ipa-enroll dito sa ICHA para at least, di ba, kung goal mo na mag-trabaho sa business or nasa business industry ka na or yan. Gusto mo negosyo, matututo ka rin dito. Yes, meron tayong mga BSB courses and of course, meron tayong AB courses din. So, ang dami ninyong pwedeng pagpipilian. So, yan, alam mo yung mga requirements nila, ma'am, dito pag nag-enroll sila sa bachelor's degree? Yung mga requirements natin, nakadepende sa'yo. Kung high school graduate ka, kailangan mo yung Form 138 mo, yung sa pag nag-graduate ka ng high school, yung card niya. Okay. Then, for transferring this one, yung college level naman, is kailangan nyo ng TOR, yung honorable dismissal para sa pag-transfer ng mga records niyo mula ng past college niyo. Yes. Oh. And ang kagandahan po dito is pwede po siyang to follow yung mga requirements po natin. Kung hindi niyo pa siya hawak sa ngayon, pwede po natin siyang i-follow lang yan. So, ang important is nakapag-start na kayo, di ba kasi mahaba-haba din yung time maraming subjects na kailangan tapusin sa isang course. Ibibigay naman sa inyo yung mga subjects niya. Kaya makikita nyo doon. At saka kung nakapag-aral na kayo, yung mga past subject nyo na nakuha nyo na noon, pwede nyo ipa-credit at evaluate dito sa Cap College. Yun yung kagandahan kasi ito naman is shared accredited talaga siya and marami na po tayong mga kababayan na nakapagtapos po na nagtatrabaho dito sa ibang bansa. And yun kasi ang daming nagtatanong, legit po ba yan, ma'am? Legit po ba siya? Of course, legit na legit siya. Search sa Chrome or sa Google. Yes, kasi makikita niyo po yan doon. Yes, kasi ito is state accredited siya. So, may school po talaga tayo na naka-ano doon sa Pilipinas
yun talaga yung ano natin sa May Makati, yung pinaka main branch ng school po natin dito sa mga bachelor's degree courses na ina-offer sa ICAC. And of course, yung educational service support services po natin para sa mga bachelor's degree po is nasa UAE po yan, sa Dubai po yung pinaka main branch po natin. Yun. So kahit saan bansa po kayo dito sa Middle East, either kayo is nasa Qatar, nasa Saudi, sa Dubai, sa Bahrain, Lebanon. Sa Lebanon, sa Jordan, around Middle East, is pwede po kayong mag-enroll dito sa ICAC para makatapos kayo ng bachelor's degree ng Kolehiyo. Para magkaroon kayong diploma pag-uwi nyo ng Pinas. Kung gusto nyo magtrabaho din dito, ma-promote or yes, kailangan nyo ng diploma, ma-credited, pwede kayong kumuha dito. Yes. So, ma'am, paano ba yung tatapusin yung mga subjects dito sa kolehiyo natin? For example, sa BSBA. Ilang linggo siya natatapos yung isang subjects para at least meron silang idea. Kung, syempre, kasi yung enrollment natin pala dito is subject-based lang siya. Yes. So, kung ilang subject yung ipapa-enroll nyo is yun lang yung babayaran. Babayaran mo. Oo. Yung sa subject po, nakadepende po sa pagtapos mo sa module. Kasi mostly ng mga subject, mayroon siyang 5 modules. So, kung matatapos mo siya ng 2 modules per week, so, ibig sabihin, so, in 2 weeks, matatapos mo yung subject, di ba? Yes. So, depende po yan sa time management ninyo. So, kung ano yung nakasit sa'yo na goal mo is kailangan mo magtapos ng isang subject sa isang linggo or sa isang, buwan, kailangan mo talaga within the day, kailangan mo magtapos ng isang module. Isang module or kahit mag-google ka lang ng 2 hours per day para sa module mo. At depende din yan, kung gusto mo matapos ng 2 years, you need to finish 2 or 3 subjects a month. Yes, yun. Yun yung kagandahan dito kasi ikaw yung mismo yung magta-target ng estimate mo. Kung ilang years mo siya gustong tapusin. So, for example, yung goal mo is gusto mong tapusin yung kolehiyo mo within 2 years lang. Yes, pwedeng-pwede po yan. Pwede-pwede. Depende yan sa time management mo at saka sa motivation mo. Kasi nasa self-study po tayo dito, ha? Oo. Self-study, wala tayong instructor. So, kailangan yung diskarte mo sa pag-search at saka pag-iintindi ng mga modules mo. At saka madali lang po yung modules. Yung paggagawa niya, madali intindihin. Yes, oo. Kasi napakaano naman siya. Meron naman din kayong mga, meron naman kayong mga exercises doon. Yes, meron. Self-progress test. Oo. Tsaka kumuha ng module. Kasi yung module test niya, merong online at saka merong offline. Yes. Yung offline yung sinisend natin yung sa email or sa portal. Then yung online is nakikita agad natin yung score po natin. Yes, ayan. So, para sa mga nagtataka, ma'am, saan ba namin kukunin yung modules namin? Of course, nandun yung sa portal. Madadownload nyo yung po pag na-enroll nyo na po yung subjects na yan. Ayan. So, kasi dito meron tayong students portal na tinatawag. Kung saan doon po kayo makapag, or website, sabihin natin website, kung saan doon po kayo makapag-login, bibigyan po namin kayo ng user ID and password, and lahat ng subjects na in-enroll nyo, is doon po namin siya ina-download sa website na yan. So, parang Facebook lang din siya. Yes. Diba? Maglalagay ka lang username and password, and then makikita mo na yung dashboard mo doon, kung anong laman ng site na yun. At least, nandito tayo sa abroad, yung pag-online natin, may halaga. Kaysa yung nanonood lang tayo, at least yung natututo at nakakakuha tayo ng diploma. Oh, yan. Yun yung kagandahan dito, kasi sabi na nila, di ba rin nang uuwing walang pera, basta may tawag na diploma. Tama, di ba? Kasi iba pa rin pag tayo is nakapag-graduate ng kolehiyo. Yes, hi sir. Hi sir. Welcome. Welcome back everyone, please. Hello, ICAC Mahabula. ICAC Mahabula and here in Quiz City but first there in Mahabula. Yes, and of course, hi sa ating taga-Saudi. Yes. Hello sa ating 5 viewers. Sa lahat ng mga question kayo sa Saudi, sa Bahrain, ayan. So, shout out po sa inyong lahat. And, yan, hope to see you soon na kayo naman din yung mga pag-graduate dito sa ICAC. And, yun yung ating bachelor's degree po na graduation is doon po siya ginaganap sa Dubai. So, I hope meron, so. Meron din. Yes. Sa Dubai. And, pwede din tayo mag-attend sa Pilipinas po. Kung gusto nyo doon sa Pilipinas na mag-attend ng graduation. At least sa Pilipinas, kasama yung pamilya mo, di ba? Yes. Merong sasama sa'yo doon, mag-escort sa'yo. Yes. O, iba pa rin pag nandyan yung presence ng family mo. Yes, of course. Oo, yun yung magandahan doon. Yung iba dito, sinusurprise na lang yung family nila sa Pinas na nag-graduate na sila. Maraming ganyan. Yes. O, yun yung magandahan dito. Kasi dito sa pag-aaral natin sa kolehiyo, lahat tayo nangangarap na makapag
ng pag-aaral. So kasi dati lang, ang nangyayari lang sa ibang mga kababayan natin is meron mga ibang priorities and of course, yes, isa doon na factors yung sa financial, yes, ano, sa financial din na kasi ang dami natin pinagagastusan sa Pilipinas, alam naman talaga natin na hindi una siya ganun kadali. Ang dami, hindi lang naman ikaw lang nag-aaral sa pamilya niyo. Kaya, tulad sa akin, yung parang breadwinner din ako ng family ko, pinaaral ko muna yung mga kapatid ko, yung isa na lang yung nag-aaral ngayon, kaya ako na naman yung sarili ko na naman yung ginagawa. Tsaka mas maganda rin na mag-invest ka sa sarili, yes, mo. Kasi tama, pag may ano ka, makapag-invest ka sa sarili mo ng skills and knowledge and credentials, mas marami ka pang matutunan. Tsaka yung opportunity sa iyo, hindi mo alam na meron pala nag-a-apply sa iyo. Yes, right? Oo. At least dito, pag meron ka ng diploma, makapag-apply ka ng trabaho kahit saan man. Mm-hmm. Diba? Kung gusto mong mag-forward, yes, pwede ka na mag-trabaho sa Pinas. Tapos pwede din sa ibang bansa, kung gusto mong mag-lipat na ibang bansa na mas maganda yung opportunity. Kasi iba pa rin yung nakapagtapos ka ng kolehiyo. Yes, iba pa rin. Iba pa rin talaga siya. Saka kahit yung attitude mo, nagbabago rin talaga. Yes, and yung nakakatulong din siya para sa ano, confidence. Confidence mo sa sarili mo. Ayun, ayan. So, yun ang dami mong pwedeng matutunan. Magkakaroon ka ng ano, chance na ma-enhance pa yung communication, yes, skills, yes, mo. And confidence sa sarili na. Of course, diba? Proud of yourself. Yes. And tsaka yung number one siya, magiging proud ka sa sarili, yes, mo na nakapagtapos ka ng pag-aaral. Sariling sikap, sariling pira. Yes. Kung nagsusuport ako di sarili mo lang. Diba? Yes, oo. Yun. So, kung ikaw is nagtatrabaho na dito sa Kuwait bilang nasa office work or kahit nasa bahay ka nagtatrabaho at hindi ka nakapagtapos ng kolehiyo at gusto mo siyang yes, sa bahay ka nagtatrabaho. Oo, so, wala talaga yung, yes, wala talaga yung imposible. Ang importante lang dyan, isimulan mo yung pangarap mo. Kasi kung hindi mo siya sisimulan, hindi siya matatapos. Hindi talaga. Wala. Kailangan mo umpisahan muna sa, kahit isa lang muna, just try yourself kung kaya mo. Pero kung may posigido ka, kakayanin. Yes, and so kahit isang subject lang po yung ipapa-enroll po natin is pwede po tayo magsimula within one subject. And then kung may budget ka na, pwede ka nang mag 3 subjects or 4 subjects. Nasa sa'yo na yan. Ang importante, kasi dito naman, hindi naman tayo pabilisan. Yes. Ang importante, dahan-dahan at least matatapos natin. Yeah. Kasi hindi natin alam na hindi tayo bang buhay sa abroad, right? Mm-hmm. Kaya kahit na kailangan may goal din tayo para sa sarili natin. Kasi hindi natin alam na pagdating ng panahon, may opportunity, yes, tayo sa Pinas, may opportunity tayo sa abroad, at least mag-grab na natin kasi meron na tayong credentials. Yes, oh. So kung ikaw is hindi nakapagtapos ng kolehiyo, hindi nakatapos kayo ng high school. Or kaya ikaw ay IELTS graduate, is pwede po kayong mag-enroll dito sa ating kolehiyo courses na ino-offer, which is meron kayong BA major in Marketing Management, Human Resource Management, Financial Management, yes, and Relation Management, yes, and Business Economics. Yes, and of course meron tayong EB courses, which is yung EB Psychology, EB English Language Studies, yes, and History, ayan, and Journalism. EB Economics, of course, and Sociology. EB IT, meron din tayo EB IT. EB IT kasi yun yung on-demand, right? Yes. At saka ang dami din nag-enroll ng EB Psychology at saka based in Marketing Management, ha? Mayroon na din mga Operation Management ngayon na ang dami na. Kasi actually dito sa ICC, ang dami nang nakapagtapos. I think more than 22,000 mga kababayan natin na nakapagtapos na ng tsaka may opportunity na din sila para nagtaas na din yung, yes, sa trabaho nila, right? And of course, and so shout out na lang sa lahat ng mga kababayan natin na nakapagtapos din dito sa ICC. Comment dyan kayo. Yes, ayan. So, and of course pala sa lahat ng mga eksanyan natin na graduating this October, ayan, so congratulations in advance. And yun, huwag po natin hayaang hanggang sana all na lang tayo sa mga nakapagtapos. Kailangan din natin na sila naman yung mag-sana all sa atin kasi nakapagtapos na din tayo ng pag-aaral. Yes, of course. Yun yung kagandahan. Yun yung importante. Mas maganda yung sa sarili natin na proud tayo sa nabot natin. Yes, of course. And yan, of course, para sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood ngayon or makakapanood ng live video na to, kung dumaan man to sa news feed nyo, ito na siguro yung sign po ninyo na para naman i-upgrade natin yung ating mga credentials, diba? Kung meron pa yung pangarap na nabudlot. Yes. Oh, pagpatuloy niyo, ito na yung sign ni Lord. Yes, ito na yung chance natin para umpisahan naman natin
yung pangarap natin para sa sarili natin. Hindi lang para sa mga pamilya natin. Mas maganda pa rin yung pangarap mo, natupad mo. Kasi iba din yung fulfillment na yun. Pag minsan, mas maganda din yung pinapriority din natin. Minsan, yung sarili natin. Yes. Oh, actually, nandiyan naman yung family natin. Yes. Kasama na yan sa mga priorities natin. Pero kung yung goal mo, yung pangarap mo, is na-achieve mo yan, ang sarap ng fulfillment na yan. Napaka, as in, priceless talaga yung success, yung happiness, priceless talaga siya. Kaya, yun, grab this opportunity po na, yun, mag-enroll na tayo habang nandito pa tayo sa ibang bansa na meron pa tayong pangkusto sa pag-aaral natin. At saka meron tayong internet kasi malakas ang internet. Yes, wag natin antayin. Sayangin. No? Kasi yung iba, nagsasabi sila, ma'am, mag-enroll ako pag nakawin ako ng Pilipinas. Pero yung reality kasi natin, pag nasa Pilipinas na tayo, sobrang hirap talaga doon. Kaya hindi natin masasabi na pag-uwi mo sa Pilipinas is makapag-proceed ka pa sa pag-aaral mo. Kasi dito, may trabaho ka na, matustusan mo na yung pag-aaral mo. Lahat ng access nandito rin. Yes, wala ka na ibang iisipin pa. Sa Pilipinas kasi pag nandoon ka na, ang hirap ng... alam naman talaga natin kaya nga nandito tayo kasi sobrang hirap sa Pilipinas, di ba? So, hindi naman natin siya discriminate talaga yun. Pero yun yung reality. Mahirap talaga sa Pilipinas. Kaya, mahirap maghanap ng pera doon. Tsaka kung may nahanap ka man na trabaho, is tamang-tama lang talaga sa pag-aaral. Yung pera sa Pinas, parang ang hirap ilabas para sa ibang gastusin. Kasi inuuna natin yung kinakabuhay natin. Oo, kasi yung sahod mo sa isang araw, sakto lang siya sa pamilya. Minsan kulang pa. Oo. Kasi meron na tayong pamilya na binubuhay eh. So, iba pa rin dito kasi at least mas mababudget mo yung ano mo. At saka dito kasi expected na natin na every month meron tayong sahod. Dito sa Pinas, hindi natin yun. Wala tayong permanent talaga na yun ang kita na. O, kailangan lang talaga natin na i-manage talaga yung sa finance natin. Kailangan lang talaga natin na maglaan para sa sarili natin. Kailangan natin i-sacrifice yung ibang mga bagay na hindi naman siya. Kung meron naman kayo yung pangtusto sa mga online selling. Yes. Tapos na lang sa sarili niyo yung pag-aaral at least. Makapaganda yung online selling. Online selling. Out of fashion din yun. Yes. Yung pag-aaral mo magagamit mo, right? Yes. Ayan. So, yun. This is your chance po na mag-enroll dito sa ating mga Kolehiyo courses na binanggit namin kanina. And of course, huwag kayong mag-alala kasi yung mga requirements natin is pwede siyang to follow. And online modular lang siya. Wala tayong instructor. Hawak niyo yung oras niyo kung kailan kayo mag-aaral. And yun, kahit napaka-busy yung trabaho natin, pwede natin siyang gawa ng paraan after ng work natin, before matulog. Yes, pwede tayong mag-module. Wala pong schedule ng Julie. Yes, so, ang kailangan nyo lang talaga yung mabok ng appointment is yun sa final exam. Kasi yun, is meron tayong proctor dyan. Yes. Ayan, so kung gusto niyo pang malaman yung ibang detalye ng Kolehiyo courses natin, ayan, so pwede niyo po kaming tawagan sa aming WhatsApp number sa +965-993-02850 or kaya sa +965-976-74078 at hanapin niyo po si Ms. Badria. And of course, pwede po kayong mag-comment down below or kaya ay mag-message sa aming messenger. And of course, yung WhatsApp number is nandyan po siya sa newsfeed namin. Kailangan niyo lang scroll up or scroll down. And of course, yun, comment lang po kayo para sa ibang detalye. And yun, maraming salamat po sa inyong panonood. And hope to see you soon din na kayo naman yung makapag-graduate. Kayo naman yung estudyante. Yes, ayan. So, yun. Maraming salamat. At ako po muli si Miss Rachel. Ako po si Miss Jedaline. Ang nagsasabing, ICC, your partner in success. Thank you. Thank you. Bye. God bless. See you sa next episode po natin ng live update.